So hello guys, good morning sa inyong lahat mga kabichin. So itong manok na to ay nakamarinate na. So for today's video ay tuturuan nyo kayo kung paano gawin ang ating wheat mixture. Ito po ay may timpla na, no? Lagyan po natin ng tubig. Cold water po dapat, ha? Yan. Unti lang, bali wala po itong sukat, bali tansyahan lang po kung gaano kakapal yung ating gustong maging coatings. Tubig, tapos ang ating breeding mix. Ito yung ating ginawang breeding mix. So, lagyan lang natin siya. Yan. Wala pong sukat mga kabitsin. Nakadepende lang sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyong maging coatings. Ayan, oh. Tubig na malamig. Pagkatapos ay ang ating breeding mix. Tapos halo-haloin lang natin. Yan. Ganito lang yung ginagawa ko bago ko siya dalhin sa tindahan. Dito na ako gumagawa sa bahay ng wheat mixture. Marami nagtatanong sa akin kung ano yung measurement ng tubig at harina. Bali, wala na pong measurement. Tansyahan na lang po kung gaano kakapal yung gusto nyo maging coatings ng manok. Yan, kulang pa to. Lagyan pa natin ng konting tubig. Po sa harina. Ito yung madalas na ginagawa ko sa mga tindahan, no? Wheat mixture talaga yung ginagamit yung method. Kasi mas mabilis siya mas madali siyang gawin kumpara sa wheat dry. Dry wheat dry. Ito wheat dry, mas madali siya. Hindi mahirapan yung ating mga taga-tinda. Kasi single coat na lang siya sa dry breeding mamaya. So, ganito lang mga kabitsin. Yan. Dapat talaga halu-haluin para makuha yung ating magandang lapot. Dahan-dahan lang sa paghalo mga kabitsin para hindi masira yung ating mga breast part. Yan, o. Yan yung magandang lapot. Ayan. So pagkatapos nyong gumawa ng wheat mixture, ilagay na sa timba, tapos dalhin na sa tindahan. Yan lang mga kabitsin, napakasimple lang. Tapos budbud nyo na sa dry breeding. Tapos putuhin. So ganun lang. Yan lang. So, sana po ay nakatulong. Salamat.